sa araw na ito muli ay ating pag-aralan ng salita ng Diyos. November 2 ang ating pitsa at ang ating pag-aralan ay hango dito sa mga aklat ng Katuan sa Isaiah Kabanata 43, talata 3. Ang sabi dito, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinigay ang Ehipto bilang pantubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. Tayo manalangin, mapagpala at makapangyarihan namin Diyos sa umagang ito. Narito kami, Panginoon. Aming muli pag-aralan yung banal na salita. Hayaan mong banal na Espiritu ang mangusap sa amin sa umagang ito na lubos namin itong maunawaan. Ito ang hiling sa pangalan ng aming Panginoon. Maari tayong magalak sa pag-asa na sa makalangit na sangtuwaryo ang ating Panginoong Hesus na tagapamagitan na nagsusumamo para sa atin sa pamagitan ng kanyang mga kabutihan. Nagkaroon tayo ng kapatawaran at kapayapaan. Namatay siya upang mahugasan ang ating mga kasalanan. Mabibihisan tayo ng kanyang katwiran at gawin tayong handa para sa pakikisama sa langit kung saan tayo maaring manahan sa liwanag magpakailanman. Hindi mo mailigtas ang iyong sarili mula sa kapangyarihan ng manunukso, subalit nanginginig at tumatakas siya kapag binabanggit ang mga merito ng mahalagang dugo. Kung gayoy, hindi mo ba malugod na tanggapin ang mga pagpapalang ibinigay ni Jesus? Huwag mong saktan ang puso ng mahabaging tagapagligtas sa pamagitan ng iyong kawalan ng pananampalataya kahit sa kaunting sandali. Nagbabantay siya na may matinding interes sa iyong pagsulong sa makalangit ng mga kabiguan. At iyong pagaling, ang iyong mga pag-asa at mga pangamba, ang iyong mga pakikipagtunggali at iyong mga tagumpay. Nagnanasa ang tagapagligtas na magpakita ng kanyang biyaya at itatak ang kanyang karakter sa buong mundo. Ito'y kanyang nabiling pag-aari at ninanasa niyang gawing malaya, dalisay at banal ang mga tao. Bagamat gumagawa si Satanas upang hadlangan ang kanyang layunin sa pamamagitan ng dugong na buhos para sa sanlibutan, may mga tagumpay na makakamit na magbibigay kaluwalhatian sa Diyos at sa Kordero. Upang makamit ang tao sa kanyang sarili at matiyak ang kanyang walang hanggang kaligtasan, iniwan ni Kristo ang marangal na bulwagan ng langit at naparito sa lupa, tiniis ang mga paghihirap ng kasalanan at kahihiyan para sa tao at namatay upang palayain siya. Mga kaibigan, sa umagang ito, muli ay ating ninamnam ang tamis ng mga salita ng ating Panginoon. Ipinaalala niya sa atin ng ating pantubos na dapat inaangkin ng Diablo ay binayaran ito ng ating Panginoon ang ating mga buhay. Buhay na pagkatapos na nagkasala ang tao ay naging walang halaga tayo, na ang katawang ito ang ating mga imahe. Ang ating wangis ay kinuha mismo sa ating manlalangang. Ngunit hindi hinayaan ng Panginoon na tayo tuluyang malugmok, mawasak ng Diablo. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbabayubay ng ating Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Kung paano, mga kaibigan, na kanyang dakilang anak, nag-iisang anak, ipinagpalit niya sa iyo, ganun kakamahal ng Diyos. Tinubos ka niya at binayaran niya sa kanyang sariling buhay.
Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito, na muli ibinigay mo sa amin ang bagong pag-asa, na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, ibinigay mo sa amin ang pagpapala at pagtubos sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Iniligtas mo kami sa kasalanan. At muli nandito, Panginoon, narito kami kasama ng aming mga manunood, na ngayon ay kasama namin, Panginoon, na nanalangin sa amin. Alam mo ang kanilang pangangailangan. Alam mo ang kanilang mga pagsubok, ang kanilang mga hinaharap. Ngunit nangako ka, Panginoon, hindi mo kami pababayaan. Kaya, kaibigan, kung anong meron kang dinadala ngayon, tanggapin mo at iyong i-claim na ikaw'y tutugunan ng Panginoon. Dalhin mo sa panalangin kasama ko sa oras na ito. Huwag mong kalimutan, mahal ka ng Diyos. Kaibigan, kamasama nating tanggapin sa umagang ito ang pagpapala ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang pagkasi ng Santong Espiritu ay mapasa atin ngayon at magpakailanman. Itong aking dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa akin sa oras nito. Huwag niyo rin pong kalimutan, sundan ang ating YouTube channel, Vince Traveler's Diary. Marami pa po tayong pag-aaral na nandoon upang ating maranasan ang mga pangyayari sa panahong ito ay tunay na hayag. Anumang kahirapan, may isang pag-asa na babalik ang ating Panginoong Jesus. Maraming salamat.